And hello guys and welcome back to One Talk PH, no. So in for today's video, no, first time natin gagawin ito, no, na mag-react tayo sa mga cover video, no, ni Daryl Ong. And in for today's video guys, itong i-react natin ngayon na cover song ni Daryl Ong together with Gigi Dilana, no. Ito po yung bagong upload niya ngayon sa na cover nila, no, or rendition nila sa kanta na After All. And marami na tayong in-upload dito guys, no, sa tungkol sa kanta na After All, no. Meron kay Sweet Notes, kay Brian Magsayo, no. Marami na pong version niyang na-upload natin dito, but this time guys, no, i-re-react natin itong cover ni Daryl Ong at ni Gigi Dilana, no. Napakaganda po guys ng ginawa nilang rendition sa kanta na After All ni Peter Cetera, no, at ni iwan ko sino yung isang babaeng kasama niya doon. Anyway guys, kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, no, huwag kalimutang mag-subscribe, turn on the notification bell, at ang pinaka-importante bagay sa lahat, i-like ang video na to para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Huwag na natin patagalin to at magbibigay na natin ating mga personal na opinion right after, no, sa kanilang performance sa kanta na After All. Trending ito ngayon guys, ha. Trending ito ngayon. 2 days ago lang po ito. Well, here we are again. Ooh. Solid. I guess it must be fate. We've tried it on our own, but deep inside we've known we'd be back to set things straight. The lane. I still remember when. Dami ng boses. Your kiss was so brand new. Every minute. Every step I take retreats. Every journey always brings me back to you. After all the stops and starts, we keep coming back to these two hearts. Two angels who've been rescued from the fall. Ang ganda ng blending. Is truly right. It lives
Magaling? Daryl Ong and Gigi Dilana together with the Gigi Vibes, no? Alam niyo guys, hindi naman talaga ako mahilig mag-react talaga sa mga sikat na. Hindi talaga mahilig sa mga sikat na na i-reaction ng video. Pero, ito, exemption to, no? No? In every rules, there is an exemption, no? Sa ika nga nila. And this time guys, talagang na-amaze lang talaga ako sa cover nila dito sa kanta na After All. Iba yung, hindi ito yung typical na arrangement. No? Kasi sa mga na-react natin before guys, just like Brian Magsayo in Angel Ram, tapos si Sweet Notes, no? Then, sino pa ba yung isa? Parang tatlo yung na-react ko dito eh, na nag-cover dito. Ang sinundan lahat noon is yung original. Yung original na kwan. Original nila na arrangement, no? But this time, maganda yung sarili nilang arrangement, no? Nandun pa rin naman yung kwan, yung melody, na hindi naman nabago. Pero, para kasi naging modern yung dating. Parang naging moderno yung dating. And, nagkataon din na itong si Daryl Ong, no? At si Gigi Dilana, parehas po silang may power voice. No, alam niyo yung power voice na tinatawag. Tulad nila kay Gigi guys, no, pag tumataas yung kwan, tumataas yung pressure ng kanta, yung nota, no. Pag tumataas na yung nota ng kanta, parang mararamdaman mo sa kanya na may hagod. May hagod yung pagtaas din ng kanyang boses. And kay Daryl Ong din, no? Kasi si Daryl Ong, hindi naman talaga balladers to eh. No, hindi naman talaga kwan to eh. Hindi naman talaga mahilig to sa slow rock eh. Ang mga kwan dito is mga... May pagka-pop R&B yung dating ng mga kanta nito ni Daryl Ong eh. Kaya nga nari ako to dahil syempre itong kwan guys, itong After All, no? Slow rock kasi yan, no? Pag sinabi ni Peter, si Tera, mga parang soft na slow rock yung dating ng mga kanta niyan. And saktong-sakto yung duo na to. No, itong si Gigi Dilana at si Daryl Ong. Saktong-sakto yung mga boses nila para sa kanta na to. No. Hindi man nila ka-boses yung original. Hindi lang gaya na sabi ko, hindi lang naman kasi yan sa ka-boses ni ganito, ka-boses ni ganyan. Although nag-upload tayo ng mga ganong klaseng content. Pero dito kasi sa dalawang to, ibang usapan na kasi yan guys. Dahil parehas na po sila mga professional singer, no? So, more on style talaga nila yung gagamitin nila dito, no? Tulad kay Gigi. Yung original talaga niya na boses yung narinig natin. No, unlike ibang singer na, meron kasi mga artista na singer, no? Actually, meron akong mga artista na singer na naririnig. Hindi naman ako hater sa mga artista, guys, pero meron kasi akong mga artista, mga singers na trying hard, no? May gagayahin pa si ganito, may gagayahin pa si ganyan, no? Para na ma-recognize mo na marunong silang kumanta. Alam niyo, marami kasing mga magagaling na mga singer. Tapos, alam mo yun, naging kalakaran na kasi dito sa Pilipinas yung temang pagsikat ka, nasa iyo yung spotlight, no? Wala, hindi na yung talent yung nasu-showcase, no? Yun yung masakit dito eh. Kaya nga nauungusan tayo, no? Kahit sabihin yung maraming magagaling na Pinoy kumanta sa Pilipinas, natatabunan sila, no? Kasi pag once nag-viral ka lang dyan sa mga kabulastugan mo, no? At artista ka, talagang pwede ka nang gumawa ng concert. Meron isa pa to, natatawa ako, no? Natatawa talaga ako sa mga ganyan. Hindi singer ah. Hindi singer yan, pero may concert, no? Nagko-concert, no? Kantahan pa yung tema ng concert, no? Yun pala. Magdadala lang ng mga guest, no? Ng mga marurunong kumanta. Yun lang ibubuhunan. Tapos, kunwari, magkikipag-juit-juit. Samantalang yung mga iba natin kababayan, no? Wala, hindi man lang hindi man lang mabigyan ng spotlight, no? Marami kasi talagang magagaling na Pinoy. No, kinukulang lang tayo dito sa mga ahensya na nakaka-appreciate sa kanila.
Kasi yung sa mga television ng mga talent search, pabor-pabor din dyan. Meron ako napanood na isang video kasi guys, no, na sasabi na pabor-pabor daw. No. Pagkakilala, may kakilala ako na ganito. O baka gusto mo ipasok kita dyan. No, sumali ka dyan. Diba? Tapos, syempre, kakilala niya si Judge ganito, si Judge ganyan. No. Tapos, wala na. No. Tapos idadaanan lang kunwari sa botohan, no? Sa text votes, mga ganun-ganun. May mga ganun keme-keme pa silang ina-apply eh. Ayaw na lang sabihin kung ano-ano eh. Yun yung nakakalungkot na realidad dito sa Pilipinas. Kaya ngayon ibang aking kababayan, pumupunta na lang sa ibang bansa, sumasali sa mga talent search doon dahil mas kwan pa. No? Mas may chance sila doon dahil patas eh. Patas. Dito kasi may konting bias. Talamak yan dito sa mga talent search sa Pilipinas. Talamak yung ganyan kalakaran. Anyway guys, hanggang dito na yung vlog natin at medyo mahaba-haba na rin yung nasabi ko dito. Ano ba yan? Laging lagpas, laging may hugot sa dulo. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, please don't forget to subscribe and turn on the notification bell para updated kayo lagi sa bawat vlog na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. At kung gusto nyong mapanood ito guys, no, kung di nyo pa napanood itong rendition nila ni Daryl Ong at Gigi Dilana, nilalagay ko yung link ng YouTube channel ni Daryl Ong. Ito kasi sa YouTube channel ni Mr. Daryl Ong to naka-upload. Puntahan nyo na lang, no, at subscribe nyo na rin ang YouTube channel ni Mr. Daryl Ong. Currently meron na po siyang 1.4 million kanaon. 1.4 million subscribers sa kanyang YouTube channel. Hanggang dito na lang. Adiós.